Welcome back to another vlog! At nandito ako ngayon sa ating Gopi area kasi i-update ko kayo dito sa ating bagong setup. So tara, let's go! So ngayon, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ho sinet up yan kasi meron pa tayong hindi natapos dito para maipakita ko sa inyo kung gaano lang kadali maglagay ng lava rock dito sa ating setup. And let's start! Ganito lang. Pupunuin ko lang itong container na to ng lava rock. So, ayan guys. Kailangan punong-puno siya para isang lagayan lang tayo. Hindi tayo mahirapan. So, ganito lang. Kailangan yung sponge filter idudulo lang natin sa corner. Additional lang siya. Yan. Dulo lang natin yung sponge filter. Ayan. Kapag nasa dulo na yung ating sponge filter, pwede na natin ilagay yung ating lava rock. So, ibubuhos mo lang ng ganito. Ayan. So, ganyan na yung magiging itsura niya. Medyo cloudy pa, syempre. Dahil may mga debris pa. Pero nahugasan naman natin maigi yung ating lava rock. Okay, guys. So, ganyan siya ngayon. Pero, mamaya, ganito na yung magiging itsura niya. Magsasettle down na yung mga debris na galing sa lava rock. At, ayan, ganyan. I-update ko naman kayo. Dito, sa side na to, nandito rin yung ating mga guppies. Papakita ko sa inyo. So guys, tanan! Ayan na sila. Check nyo yung mga improvements. Ayan o. Ayan! And same lang din ng ating setup. Meron tayo dito ang lava rock din. Sobrang clear na ng water. At tignan nyo na ang ating mga guppies. Ayan, ang tingkad na ng colors nila. Sobrang healthy nila. So tulong na rin yan dahil maganda ang pagkakakondisyon natin sa kanilang water. So, ayan o. Sobrang ganda. And check natin sa kabila. Dito. Yan. Ito yung ating dwarf panda. Ayan siya. Yan ang ating dwarf panda. And nandito sa tabi niya, yung sunset guppy na parang nagkohoy, na tumingkad na yung color niya. At naging healthy na sila. At lalo na to, parang nag-3D. Kasi para siyang ano, yung color niya and yung pattern. Bakit dumilim? Wait. Ayun o. Sobrang ganda niya na. Tapos naglagay din pala tayo ng background nila dyan. So, yan ang ating mga guppies. Dito rin sa baba. Ba, nandito yung ating Fire Phoenix na talaga namang nag-improve yung color niya. Ayan o. Yung last time na update ko sa kanila is, di ba, guys, galing sila sa mga community tanks. And, yes, ngayon, after ilang weeks, yes, ayun na sila. Ito yung antler ko. Fire Phoenix. Ayun, no. Ganda, di ba? And, Mosaic. Ang taba niya na. Nahahatuwa. Lipat tayo sa kabila. So guys, ayan. Ang ganda nung kanyang ear. RDSS to guys. The power of lava rock. Hintayin natin siya lumapit sa atin. Medyo malusog siya ngayon at napaka-healthy. Litaw na litaw ang kanyang colors and patterns hanggang ears. Ganun siya kaganda. Ayan, lumalapit na nga. Diba, ang ganda. Ito pa. Another, ano to. Check nyo tong ating gold brown lace. Diba? Sobrang gumanda talaga sila. Salamat sa tulong ng ating lava rock at napagandang setup. Kasi talagang tumutulong siya sa filtration natin eh, yung lava rock. Tsaka, ayan. Tsaka nandito rin yung gold natin. Ayan. Juvie size to nung nakarang update ko sa inyo guys. And ayan na siya ngayon. Nag-i-illuminate.
Ayan, napakaganda. Lalo na tong EBM natin. Solid yung color niya. Ayan o. Ayan, di ba? Solid. Ganda nila. Okay guys, so dito naman tayo. Update natin yung mga guppy natin last time na may mga fin rot. Ito yung ating AFR. Medyo nag-improve na siya ngayon. Ayan, gumaling na siya. Konting healing process pa and magiging okay na rin yung kanilang mga tails. Ayan. Ano? Pero healthy pa rin kasi tumaba sila talaga. Ito pa. Tumingkad din yung color niya. Ito yung ating isa pang gold brown lace. Ayan siya. Ayan. So, ayan na muna guys ang ating update dito sa ating Lover Rock setup ng ating mga copies. A few moments later. Okay guys, so ayan na. Okay na ang ating bagong setup. Ayan, nagsettle down na yung mga debris at clear na yung ating mga water. Ayan, at ready na ito. Lagyan ng mga guppy. So sa taas, lalagyan natin yan ng mga male. And then itong nasa baba, dyan yung mga female nating guppy. So possible, itong bagong setup natin is gagawin na din natin siyang breeding area ng ating mga guppies. So tara guys, kumuha na tayo ng ating mga male guppies na ilalagay dito sa ating tank. So doon tayo kukuha. Let's go! So kuha na tayo guys dito ng ating mga male guppies. Unahin na natin itong gold guppies natin. Kuha tayo. Na tayo ng kanilang tubig. And then, pili na tayo ng limang gold guppy. Ayun, ang ganda na ito. 1. And then, actually, lahat sila magaganda. Pero, syempre, 5 lang muna yung lagay natin dun. Pinakamarami itong gold guppies natin eh. Last one na. Yun. So, ito na guys yung ating mga gold guppies. Ayan. Hindi pa mature itong mga to. Itatry pa natin silang i-develop doon sa ating bagong setup. So, ilagay na natin to. I-acclimate na muna natin doon. So, ayan guys. Ina-acclimate muna natin sila. Ngayon naman, kuha pa tayo ng another set. So, tara, let's. So, ayan na yung ating limang EBM. At i-acclimate na din natin to. Gaganda na ito mga to, solid. Tara. Okay, so may lima rin tayo dito ang Yellow King Cobra. Ayan sila, i-acclimate na rin natin sila. So, acclimation time. So guys, ito naman ang ating bluegrass. I-improve pa natin itong kanilang color. I-enhance natin sila. So lagay na natin. Ito yung pang-apat sa ating mga bagong setup. So yan, tara, acclimate na natin sila. So guys, habang nag-acclimate tayo, hintay natin matapos sa acclimation. Pinapakain natin yung ating mga kalapangit. Ayan, nako. May hindi nakapasok. Okay. I got you guys. Ito na yung foodie nyo. Tapos may papakita ko sa inyo guys. Kumakain sila. Tignan nyo to. Tignan niyo ito. Yung pinakita ko sa inyo last time. Napisa na! Ayun na yung ating mga bagong kalapangit. Ayun siya. Hi guys! Welcome to the outside world. Oh, cute! Mga bago nating kalapangit. Pisa na! Ayun sila. Ay, nagalit yung nanay. Basta tayo. Let's go. Balikan tayo dun. Acclimation time's up na. Let's go.
A few moments later. Yo na. So, acclimation time's up. Unahin na natin tong ating mga EBM. Ibaba na natin sila sa kanilang bagong setup na tank. Let's go. Tadam! Yes. Ang gaganda nila. Magpa-condition kayo, guys, at magpaparami kayo. Ganda, no? And then, sa kabila naman, ito ang ating mga gold guppies. Welcome! Para silang mga angel, kasi yung background natin is clouds. And ating mga gold guppies. Forever gold. And then, ito yung ating mga EBM. Ayan. Dito naman tayo sa ating... Ang ganda, no? Para siyang nasa heaven. Kasi may clouds. Mukha siyang angel. Sa kabila naman, guys, andito yung mga ganda nating mga... Yellow King Cobra. What's up, guys? Welcome, welcome. Feel at home, magpa-condition. Grabe, pag ito kinondition natin, tapos ang dami natin na-produce, ang gaganda na ito. Para silang butterfly. Diba? If agree kayo sa akin, give us a thumbs up. Yun, no? Ganda. And then, yung glass naman na strain na meron tayo dito sa ating bagong setup is yung bluegrass. Ito, tatry natin i-enhance pa yung color nila. Ayan. Diba? Ang ganda. Ayan, no? Mukha siyang Cinderella. Ito, sa gitna. Ayan, no? Diba? If you're agree, give us a thumbs up. I-enhance natin sila, i-groom natin sila na maayos, i-condition natin sila, and aalisin ko rin yung mga lumulutang na yan. May lumulutang eh. Ayun yung mga bluegrass natin sa likuran. Mga Cinderella natin yan. Mga juvie pa yan. So, after nyan, pwede na natin silang maparami. So, that's it for today's episode, guys. And yes, inabot na tayo ng dilem. Pauwi na tayo ngayon. So, yung mga guppies natin is ibe-breed na natin sila. Since, tapos na natin gawin yung 3 massive project natin, which is yung Monster Pond. It's time naman na magbe-breed na tayo ng ating mga guppies. And, bibili, what's up? Bibili din tayo ng iba't iba pang strains ng guppies. So, ayun yung mga aabangan ninyo sa mga susunod pa nating updates. So, bye! Don't forget to like, share, and subscribe. Don't skip ads. See you guys on my next vlog! Bye!